ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sunod-sunod ang problemang dumadating kay Joey, lalo na kay Doc Carlos. Alamin natin ang mga kaganapan. Welcome back sa aking channel, Abot Kamay na Pangarap. Sa Apex Hospital, si Joey, sa sobrang pag-aalala niya kay Moira, hindi niya na nakakayanan mag-isa dahil kahit si Doc Carlos ay hindi na siya matulungan neto dahil meron din problemang kinakaharap si Carlos sa loob ng bahay niya. Dahil sa bigla ang pagdating ng dating asawa niya. Hindi alam ni Joey kung saan siya hihingi ng tulong para sa mami niya. Maya-maya nakita ni Joey si Giselle sa isang hallway. Tinawag ito ni Joey. Nagtanong si Joey kay Giselle kung bakit mo kailangan gawin yon kay mami. Bakit mo siya pinaparusahan? Bakit mo siya pinapapatay? Galit na galit si Joey. Humarap si Giselle kay Joey. Ngumiti siya kay Joey at sinagot niya ito na, "Para sa kaalaman mo, Joey, hindi ko pinapapatay ang mami mo. At sa nangyayari sa kanya ngayon, karma niya yon, Joey. Siya ang may gawa nun. Kailangan niya pagdaanan lahat ng yon. Dahil nararapat lang sa kanya yon. Hindi niya mararanasan yon kung hindi siya gumawa ng krimen." Naiiyak si Joey. Sabi ni Joey, "Kahit na hindi pa rin tama na ganunin mo siya, hindi pa ba sapat na nakakulong na siya? Ando na nga siya sa kulungan, diba? Ano pa ba ang gusto nyo mangyari sa kanya?" Bigla nagsalita si Giselle na, "Hindi tama, Joey. Naririnig mo ba ang mga pinagsasabi mo? At kung hindi dahil sa ginagawa ng mami mo, hindi sana nakarating ngayon si Papa. Kaya wala kang karapatan magsabi sa akin kung ano ang dapat mangyari sa mami mo. Pasalamat nga siya at buhay siya ngayon. Alam mo, sa ginagawa mong yan, iisipin ko talaga na magkasabwat kayo." Bigla siya natakot sa sinabi ni Giselle. At sinabihan niya si Giselle na mami ko pa rin siya kahit ano pa ang gawin niya. Naiiyak si Joey. Sabi ni Giselle, "Hayaan mo na ang mami mo magdusa, Joey. At leksyon na yon sa kanya kung ano ang nangyayari sa kanya ngayon. Oo, mami mo pa rin siya, pero mali yung ginawa niya at alam mo yan." Maya-maya umalis na si Giselle. Naiwan si Joey na nag-iisip. Parang mababaliw na siya sa kakaisip sa mami niya. Dumagdag pa sa iisipin niya si Dax dahil gising na ito at kahit anumang oras ay pwede na itong magsalita. Samantala, sa loob ng selda, hindi pa rin tapos ang gulo laban sa Lotus Gang at Moira dahil lakas loob na lumaban si Moira sa mga Lotus Gang. Pinagkaisahan siya ng mga to at sinisigawan siya na bagay lang yan sa'yo dahil ang sama-sama ng ugali mo sa labas. Pero kahit bugbog sarado na si Moira, nagawa pa rin neto lumaban. Dahil sa isip ni Moira, kapag hindi siya lumaban ay mamamatay siya sa loob ng selda at yun ang ayaw niya mangyari. Hanggang sa may nakuha siyang patalim sa ilalim ng upuan, bigla niya kinuha ang patalim at tinutok niya sa mga Lotus Gang. Bigla naman umatras ang mga Lotus Gang. Nagsisigaw si Moira na ano, ilabas niyo ang tapang niyo. Baka gusto niyo ipasok ko to sa mga lalamunan niyo. Sige ngayon nyo ilabas ang tapang nyo. Hindi ako natatakot sa inyo. Ano akala nyo? Hindi ako lalaban. Pwes nasa loob na din naman ako, paninindigan ko na. Alam ko naman na hindi na ako makakalabas dito. Kaya habang andi dito ako sa loob, gagawin ko ng katotohanan lahat ng pinagbibintang nila sa akin. Kaya wag na wag nyo akong susubukan dahil hinding-hindi nyo ako mapapabagsak. Bigla na tahimik ang Lotus Gang. Nasa itaas naman ng hagdan si Madam Lotus. Nakatingin ito kay Moira. Nanggigigil siya kay Moira. Samantala si Mildred, nginitian niya si Moira at tinawag niya itong, "Beshi naman, hindi ka na mabiro. Naglalaro lang tayo dito. Relax ka lang." Maya-maya inikot ni Moira ang paningin niya sa mga Lotus Gang. Inikutan siya ng mga to. Habang ang isang kamay ni Moira, tinututok niya ang batalim na hawak niya. At tinatakot niya ang mga kakosa niya. Maya-maya sa likuran ni Moira, dumating si Warden. Nagpito ito. Sumigaw na itigil niyo yan. Naabutan ni Warden si Moira na may hawak na patalim. Nagulat si Moira. Kinabahan siya. Nilapitan ni Warden si Moira. Huling-huli ni Warden ang patalim na hawak neto. Kaya sinabihan niya si Moira na, "Sumama ka sa akin." Sumunod naman si Moira. At dinala siya sa Bartolina. Nagtataka si Moira bakit daw siya nilagay doon.
Sabi ni Warden, diba sinabihan na kita nakaraan na kapag may ginawa kang mali sa Bartolina ka matutulog, kaya dyan ka magdamag. Bigla natakot si Moira. Kahit anong paliwanag at sabi niya kay Warden na wala siyang ginagawang masama, hindi siya pinakikinggan neto. Samantala sa bahay ni Doc Carlos, dahil sa malaking tensyon na nangyayari sa loob ng bahay, lalo na kay Doc Carlos na hindi na alam ang gagawin dahil sa hindi matahimik ang bibig ni Irene sa kakakwento habang nakain sila, at nagbibigay ito ng mga bakas tuwing magkikwento tungkol sa asawa neto, habang si Lynette ay nagugulat sa mga nalalaman niyang kwento ni Irene, kaya nagtataka si Lynette sa mga base sa kwento ni Irene, at bigla niya naramdaman na parang may mali dahil napapansin niya kay Doc Carlos ang pagkairita neto. Samantala si Annaline, hindi niya din maipaliwanag ang kutob na nararamdaman niya dito, dahil ang nasa isip niya ay bakit parang hindi daw makasagot na maayos si Doc Carlos. Parang kinakabahan daw si Doc Carlos kapag nababanggit ni Irene ang asawa neto. Nang matapos na ang salo-salo nila, maya-maya nagpaalam na si Michael na aalis na dahil may lalakarin pa daw sila mag-asawa. At hinatid naman ni Lynette at Annaline si Michael sa labas. Kaya naiwan si Irene at Doc Carlos sa kusina. Sabi ni Carlos, tapos na tayo Irene. Kaya bakit ka pa nagpakita dito? Para saan? At bakit ka pumunta ng Pilipinas? Maya-maya tumayo si Irene. Hindi niya pinansin ang sinasabi ni Carlos. Sa sobrang galit ni Doc Carlos kay Irene, nilapitan niya ito. Hinila ni Doc Carlos ang braso niya. Nagulat si Irene. Nasasaktan siya sa pagkahawak ni Carlos sa braso niya. Pilit niya itong tinatanggal, ngunit sobrang higpit ng hawak ni Carlos. Gigil na gigil naman si Carlos. Tinanong niya si Irene na, ano ang gusto mo mangyari? Bakit ka andi dito? Sa sobrang galit ni Irene, sinabihan niya si Carlos na, andi dito ako para kunin ang dapat sa akin. Nagtataka si Carlos. Sinabihan siya ni Irene na, tandaan mo Carlos, kasal pa rin tayo. Hindi tayo nag-divorce. At bigla sumigaw si Irene na, ako pa rin ang legal wife mo at hindi si Lynette. Sa sobrang galit ni Doc Carlos kay Irene, bigla niya hinawakan ang bunganga neto. Hinigpitan niya ang pagkakahawak para manahimik na si Irene. Nasasaktan naman si Irene sa ginagawa ni Carlos sa kanya. Napapaaray siya. Ngunit si Doc Carlos, hindi niya mapigilan ang galit na meron siya. Sinabihan niya si Irene na, manahimik ka, kung hindi mananagot ka sa akin. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. At bigla binitawan ni Carlos si Irene. Hindi naman alam ni Irene kung ano ang gagawin dahil sa sobrang sakit. Gusto nang tumulo ng luha ni Irene pero hindi niya pinakita kay Carlos. Tinitigan niya si Carlos at si Carlos naman ay nakatitig sa kanya. Samantala si Annaline at Lynette pabalik na ng kusina. Nagtataka si Lynette kung bakit parang may narinig siya na nagsisigawan. At ganun din si Annaline, may narinig na parang may nag-aaway sa loob. At naabutan nila si Carlos at Irene. Nag-uusap ang dalawa. Nagtataka si Lynette sa dalawa. Kaya nagtanong si Lynette na, ano ang nangyayari sa inyong dalawa? Bakit kayo nag-aaway? Bigla nagulat si Doc Carlos. Napatingin siya kay Lynette. At ganun din si Irene. Magsasalita na sana si Irene, ngunit naunahan siya ni Carlos. Nagsabi si Carlos na magpapaalam na daw siya, aalis na din daw siya Lynette. Hindi naman mapalagay si Lynette dahil iba daw ang sinagot ni Carlos sa kanya at mukhang may tinatago na naman daw si Carlos sa kanya. Kaya susubukan niyang kausapin si Irene dahil alam niyang hindi magsasabi ng totoo si Carlos sa kanya. Madami-dami pa tayo aabangan, kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel.